Hi guys, papakita ko ngayon kung paano gumawa ng calfos or calcium phosphate from eggshells. Kasi ang gamit ng calcium para maiwasan yung paglalagas ng mga flowers, especially dun sa tomatoes natin. Kasi napapansin ko naninilaw yung bulaklak niya at nalalaglag. So gagawa tayo ng calcium kasi yun yung pinaka main reason bakit natatanggal yung tawag nito yung sa bulaklak. So ito yung ano guys, ito yung flower buds. Para maiwasan na hindi tumalaglag, lalagyan natin ng calcium. So pinakamadaling paraan para kumuha ng calcium is gumamit tayo dun sa eggshell. Papakita ko sa inyo kung paano gagawin yung pag-extract ng free calcium sa eggshell para water soluble at readily available sa mga tanim. Ito ngayon guys yung mga gagamitin natin. So ito yung eggshells, high speed blender natin, suka, you can use any suka na puti, tapos glass panel. Tapos ito gagawin natin first, kailangan natin durugin tong eggshells into powder. So lalagay natin sa glass natin. Ngayon, isalan natin sa high speed blender. Medyo maingay ito konti. Para madurog siya ng maingay. So ngayon, sa kita natin, so lagyan natin dito. So ang next natin gagawin, ito yung measuring spoon natin. Kuha tayo ng isang spoon ng crush na eggshells natin. So ito yun, tapos lagyan natin sa ini container. So sa akin gagamitin ko itong clear glass na po. So isang kutsara ng eggshells white na crush, tapos pwedeng gumamit ng kahit anong brand ng itong vinegar, 1:1 to, so isang kutsara din ito. Okay, isang kutsara din ito, ihalo dyan. So as we see, merong namumuong foaming. Ito yung reaction ng acetic acid into calcium. So pilit nito pinapalabas yung calcium sa eggs, sa eggshells, due to acetic acid. Ito yung reactions nila. Ayan, nafo-foaming. So, ililive natin ito for 30 minutes. Tapos, after nito, itong concentration na ito, lalagyan natin sa isang galon na tubig. Pwede yung sa 3.5 liters. Pero, huwag mag-alala kasi hindi magbabago yung pH ng pH ng soil. So, ito yung free calcium natin. Ito yung pinaka-needed ng halaman para hindi malaglag yung flowers niya. So mamaya lalagyan natin ito sa container. So okay guys, ito na yung nagawa natin na ano, yung inantay natin 30 minutes yung reaction ng acetic acid at saka yung calcium ng eggs. So magre-release ito ngayon ng calcium phosphate. So ihahalo natin sa isang galon. So careful natin yan, ilagay natin. Pagkatapos nito, pwede na ito i-dilig sa halaman. So, ang measuring ko nito sa pagdilig ng halaman, sa farmers, gumagamit siya ng isang ligo o isang latang sardinas. Katumbas na naman yan ng isang cup na yung pwedeng plastic cup, yung maliit na cup, yung pang-copy. Katumbas na yan. So, ayan, ano na. So, takpan natin. Okay, so, ayun na guys. Yun lang.